Once again, and welcome to my channel. Our topic for today is tungkol sa talambuhay ni Remedios Gomez-Paraiso o mas kilala sa pangalang Kumander Liwayway. Maliban sa pagiging matapang na babaeng revolusyonary, si Liwayway ay kilala din sa formal na pagbibihis at pagsusuot ng pulang kolorete sa labanan. Ating alamin kung bakit siya pinaguri ang Bayaning Pilipina. Si Kumander Liwayway ay anak ni Basilio Gomez, ang alkalde ng Anao, isang bayan sa probinsya ng Pampanga. Isang kabataan, interesado siya sa paggawa ng mga damit at pabango at madalas na lumahok sa mga lokal na pampaganda. Noong 1941, sa panahon ng World War II, sinalakay ng Japan ang Pilipinas. Inayos ng kanyang ama ang paglaban laban sa kanila kung saan pinahirapan at pinatay siya ng mga Hapon. Bangkay ng kanyang ama ay iniladlad ng mga Hapon sa publiko upang makita ng lahat. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay nagbigay inspirasyon sa kanya na umalis sa bahay upang sumali sa mga pwersang gerilya laban sa Hapon. Si Remedios at ang kanyang kapatid na si Oscar ay hinikayat ng mga Huk Guerrilla malapit sa bundok Arayan. Ang pwersang gerilya ay binigyan si Kumander Liwayway ng kanyang pangalang ng mahulugang Kumander Dawn. Mas pinili niyang sumali kaysa mamatay ng walang magawa para sa bayan. Mabilis tumaas ang kanyang posisyon sa militar at tumanggap ng parehong pagsasanay sa pagkikipagdirigma at edukasyon sa Marxismo. Kilala si Liwayway sa formal na pagbibihis at pagsusuot ng pulang kolorete sa labanan. Ang kanyang pangangatwiran ay ipinaglalaban niya ang karapatang maging sa sarili niya. Nagsilbi muna siya bilang isang nurse. Sa panahon ng Hawk Rebellion, 10% lamang ng mga sundalo ang babae. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan, napromosyon si Liwayway bilang kumander ng kanyang pulutong. Sa panahon ng labanan ng Kamansi, ang mga pwersang rebelde ay natasa na umatras. Tumanggi itong gawin ni Liwayway at ang kanyang pulutong. Ang pangkat ni Liwayway ay nakipaglaban sa mga Hapon, bagaman marami sa bilang. 2 beses na naging bilanggo ng gera si Liwayway at 2 beses ding nakatakas sa execution. Hindi tinanggap ni Liwayway ang tagumpay laban sa mga Hapon bilang pagtatapos ng pagkikibaka. Sumali ulit siya sa mga Hawk sa pagkikibaka laban sa bagong demokrasya ng Pilipinas na itinuring niya ng isang panluloko. Siya ay naresto at kinasuhan ng pagre-rebelde, ngunit kalaunan ay pinalaya at sumama sa asawa niyang si Bani Paraiso bilang bahagi ng pwersa ng pagpapalawak sa Kabisayaan noong 1948.
Sa isang pagsalakay sa taong yun, pinatay si Bani at si Liwayway ay dinakip. Bagaman sa kalaunan ay napawalang sala siya, natapos ang kanyang karera bilang isang revolusyonaryong kumander militare. Mula noon hanggang sa wakas ng kanyang buhay, siya ay naging tinig tungkol sa kontribusyon ng mga kababaihang Pilipino sa giyera at masigasig siyang nagtataguyod para sa kanyang mga kasama. Bilang isa sa ilang mga kababaihan sa Huk's Veterans Organization, personal niyang tinulungan ang mga tao na punan ang mga papeles at panghimok para sa pensyon sa higit sa 20 taon. Namatay siya noong 2014 sa edad na 95. Maraming salamat at sana'y nagustuhan ninyo ang talambuhay ni Kumander Liwayway. Sana rin ito ay nagbigay aral at inspirasyon sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan ng makabagong henerasyon. Thank you very much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe.